Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpala at maliwalas na gabi po, nagmumula po dito sa Qatar. Tayo po ay muling sasagot ng isa pong katanungan. At ang katanungan pong ito ay nagmula sa isang OFW na nagtatrabaho po sa Saudi Arabia. Ganito po ang kanya pong tanong. Nagtatrabaho po ako dito sa Saudi Arabia for almost 5 years na. Pero recently po ay lagi na lang akong nasisigawan ng amo ko at sobrang natotorete na po ang utak ko. Gusto ko na pong mag-resign. Kaya lamang ang iniisip ko po ay ang pamilya ko. Kawawa naman po sila pag nawalan ako ng trabaho. Ano po kaya ang maganda kong gawin? Ang nagpadala po ng tanong na ito sa atin sa pamamagitan ng private message sa aking pong messenger ay nagtatanong kung paano ang magandang pagdidesisyon sa kanyang kinakaharap na problema sa kanyang employer. Na siya daw po ay laging nasisigawan at natuturete na ang kanya pong utak. Ano daw po ang magandang gawin? Siya daw po ba ay magre-resign o mananatili sa kanyang trabaho? Ang una na akin pong maiibigay na payo po sa iyo, kapatid, ay una ay ipagkatiwala mo muna sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon ang iyong problema. Ganito ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Maliwanag dito na kapag tayo'y gagawa ng anumang uri ng desisyon o pagpaplano sa buhay, una at higit sa lahat ay ibigay muna natin sa Panginoon. Ilagak muna natin sa kanyang paanan, isangguni muna natin sa kanya. Bakit napakahalaga na tayo muna yung magsasangguni sa Panginoon? Ganito po ang sabi sa aklat ng Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. Dito po ay maliwanag na maliwanag po mga kapatid, na kapag tayo'y magdidesisyon at isinangguni natin ito sa Panginoon, tiyak ang dulo po nito ay tagumpay. Kaya ang una kong maiibigay na payo sa iyo, kapatid, ay ikaw muna ay manalangin sa Panginoon, kausapin mo muna ang Panginoon Diyos kung ano ang dapat at tama para sa iyo. Sapagkat higit sa lahat, siya ang nakakaalam ng sitwasyon mo, siya ang nakakaalam ng makabubuti sa iyo. At ang ikalawa, ay balansehin mo muna ang iyong kalagayan at ang kalagayan ng iyong pamilya. Prioritization ang kailangan mong gawin. Ano ba ang priority? Siyempre, ang priority ay ang iyong sarili. Sapagkat ikaw ang naghahanap buhay, sa iyo nakasalalay. Kung ano ang mangyayari sa iyo, ay mas lalong mahihirapan ang iyong pamilya. Ngayon ay kung natuturete na ang utak mo, maaaring mag-lead yan sa isang mas matinding sakit kagaya ng depresyon at stress. At kapag yan ay naapektuhan ang isip mo, mas matinding problema ang kakaharapin ng pamilya mo. Kaya kung nahihirapan ka na, nahihirapan na ang utak mo, at talagang hindi mo na mapigil ang amo mo, ay sa aking tingin, hindi naman ito isang, kumbaga ito'y payo ko lamang sa iyo, mas maganda na ikaw ay mag-resign. Sapagkat, mas maganda kung ikaw ay makakauwi sa Pilipinas, ang Diyos naman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kaya nga, gaya ng sabi ko, bago ka gumawa ng anumang uri ng desisyon, iyo munang ilagak, ilapit mo muna sa Panginoon. So yan lang ang maiibigay ko sa iyong payo sa mga sumandaling ito. Una, tigit sa lahat ay isangguni mo muna sa Panginoon. At ang pangalawa ay prioritization. Sino ba naghahanap buhay? Ikaw ang naghahanap buhay. Priority mo muna ang sarili mo. Na sa ganoon, kapag ikaw naman ay halimbawa ay nakaalisdiyan, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Bibigyan kanya ng mas maganda pa diyan. Na sa ganoon, ay hindi napabayaan ang sarili mo at bagkos ang pamilya mo ay lalong makikinabang lalo. Ano? So yun lang ang maiibigay ko sa iyong payo ngayon.
Simula ngayong araw na ito, kapag napanood mong bidyong ito, ay simulan mo na ang pagdulog sa atin pong Panginoon. So sa mga nakikinig po ng video na ito, pwede rin po kayong magpadala ng inyo pong mga tanong sa akin pong FB account na ang pangalan po ay Sabi ni Jerome, at pwede din po kayong mag-PM o private message sa akin pong Facebook account, Jerome Linchoco Javier. Maraming maraming salamat po. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.